Yan po ang malinaw na panawagan natin dito sa harapan ng Senado. Kaya naman po, tawagin naman po natin ang Pangulo ng Consorcio si Perez of Patilities, sinasama ng Engineer Xavier Balaneta para sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli kahapon, andito tayo para ipabot natin sa ating senators at sa ilang congressman na ngayon ay magkakaroon ng salubo. No? Ano ito po sa salubo sa araw na ito? Itong araw na ito, special para sa mga mining agency, special para sa mga ships owner. Dahil nandito magkakaroon ng isang hearing na tinatawag natin yung Magna Carta for seafarers. Kinasa lahat, kinasasalamatan ko rin yung mga nasa likod, sumusuporta sa seafarers, mga anak, magulang, at dahil sa araw na ito, kung titingnan natin, ang Magna Carta ay matagal na ito, bilang sa panahon, 1980s pa ito dapat nagagawa na. Dahil na sa mga interes sa loob ng asembliya, ayun, ang tawag eh, Congress, House of the Congress, siyempre, ayun, ito ang pinaka-final, ay itong Senado. So ngayon, ano ba itong Magna Carta? Itong Magna Carta, uulitin ko yan, ito yung kasunduan o kasulatan sa bawat manggagawa o kung ano mang sektor, lalo na sa atin, sa sektor ng mga seafarers, na kung saan dapat ito ay may pagkakasunduan na naaayon sa pabor, no, nating mga seafarers, ang pamilya. So nakikita naman natin dito, naipasa na, no? Naipasa na ang Magna Carta sa Kongreso. Sa pagbasa nila, merong straw. So ano itong straw? Ulitin ko lang. Oras na nadisgrasya, namatay, at nagkaroon ng problema ang isang seafarers, na missing ang isang anak, na missing ang isang seafarers, ay tadaangka sa proseso sa isang legal na pagkakaso. So lumalabas ngayon, ang iskro na ito, simula nung lumabas ito na naaprubahan sa Kongreso, kung bakit ngayon, inoprotesta natin at hinahadlangan at hanggang bari binabasura natin ito. Dahil hindi ito nagdadala ng interes ng mga seafarers. So babalikan ko lang yung legal action tungkol dito sa mga kaso ng mga seafarers. Dahil sa iskro, dapat ang isang seafarers, kung nanalo ka man sa kaso, ay andoon lang sa NLRC na tatapos. At nakiklaim na kung ikaw ba ay nag-file ng total disability. Nawalan ka ng mata, naputulan ka ng kamay, paa, ibig sabihin, wala nang tatanggap sa ating mga seafarers. Dahil sa Magna Carta na to, na dapat nakukuha na natin sa NLRC pa lang ang mga monetary, no? Kabayaran doon sa pinsala sa aksidente na nagagawa sa atin on board. Ang problema nitong iskro ay may pagkakataon bumabilang ang mining agency, ang ship owner sa Court of Appeals. Ngayon, kung nanalulit doon sa Court of Appeals ang marino, magsasampa uli ang mining agency, magsasampa siya sa Supreme Court. So kung bibilangin natin ilang taon, may stroke na siya, may therapy siya, may nag-aaral pang mga anak, may mga bayarin pa, baka patay na 10 taon ang proseso hanggang Supreme Court bago makuha. Ang tanong natin,
Papaano ngayon kung namatay na? Papaano ngayon kung natalo ka? Lalo kang mamamatay. Lalo tayong nilulubog. No? Lalo tayong nilulubog itong slow provision. So ngayon, kung makikita natin, yun yung sa Kongreso.